Ngayon, ang video naman natin ngayong hapon is yung changing units. Papalitan natin yung units natin kasi pagka nagdo-drawing kayo, meron yung time na nire-require kayo sa inches at nire-require din kayo sa millimeter. Or and vice versa, kung gusto nyo, meter pa nga eh. O feet, mga ganun. So ngayon, may dalawa tayong paraan para palitan yung unit natin. So mapapansin nyo rito, meron siyang MMGS. Anong ibig sabihin ng MM? Millimeter grams seconds. Yan yung unit natin. So pwede natin yung palitan ng palitan natin siya ng English unit. So dalawa yung paraan. So una, pwede dito. Ito, makikita nyo yung settings na to, yung parang ito lahat kasi general naman na ano ng settings na to, yung parang kadena ay sprocket na to o parang sprocket o gear. Pagka-click natin to, napansin nyo rito, meron tayo ng document properties. So dito sa system option, sa ako na lang to i-discuss pagka nasa advanced na tayo. Pero ngayon, dito pa lang na tayo sa basic, so hindi ko muna i-discuss to pa kasi medyo panggulo lang to. Pagka naayos na natin yung advance, saka pwede na rito. Document properties, hanapin niyo yung units. Pag kiklik niyo yung units na yun, yun, makikita niyo yung unit system. IPS, ibig sabihin, inches, pounds, seconds. Ito, CGS, centimeter, gram, second. MKS, meter, kilogram, seconds. So ngayon, kung ito yung gugustuhin natin, IPS, pwede naman na yun, ikiklik lang natin yun. Tapos, kung mapapansin nyo dito, meron tayong length, dual dimension, angle. Ngayon, ito kasing dual dimension na to, ginagamit ito pagka sa pag pumunta kayo sa drawing environment, pagka in-import nyo yung ano eh, pagka naglagay kayo ng dimension na yun, na ipapakita niya yung dual dimension. Kung gusto niyo makikita yung inches at saka yung mm. So, ito, decimal, pwede nyo, pagka kinlik nyo yun, yung arrow na yun, meron kayong yan. Po points. Ngayon, kung gusto niyo naman yung fraction, itong 8 na to, ibig sabihin na to is yung divisor niyo is 8, 'di ba? In kasi nasa inches tayo. So 'di ba ang inches is it's either 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 po pwede 'yon. Kung halimbawa kung ito, kung papalitin nito ng 64, edi ibig sabihin 1 inch over 64 inches. Parang yun yung ano niya. So, parang precision ito eh. Pero ako, mas ano ako dito sa ano, 116. Mas prefer ko sa 116. Ngayon, yung angle naman po, pwede namang points. Kung gusto nyo, meron din kayo nito. Pagkaginan nyo, pwede yun. Ngayon, pwede nyo palitan to ng degree, minute, min, seconds, or in region form. Paala kayo. Basta, it suits your need. Basta kung ano yung kailangan ninyo. So ito, round to zero, kung gusto niyo yung tanggalin yung zero, mga ganun. O kaya kung anong klase ng round ang gusto niyo, o beyond, pagka mas mataas sa 0.01 ay iraround nyo kaagad dun to the next whole number, pwede rin. Bahala kayo rito. Yan. So makikita niyo nagpalit na. Ngayon, naging IPS na kanina, MMGS. Ngayon, IPS na. Ngayon, kung gusto nyo naman ay ayaw nyo pumunta dito sa settings na yun, pwede nyo tong i-click to. O makikita nyo dito, meron kayong MMGS, CGS. Punta tayo sa meter, gaganyan nyo, i-click nyo, magpapalit. So, ganun lang kasimple yun. So, pag mag-try tayo, yan, naka-ano tayo sa meter. Ngayon, eh, ang lit-lit ng dinadrawing natin, nakalagay tayo sa meter na ano. Di pwede naman tayong maglagay ng ano. Pwede kayong dito sa unit ninyo, pwede nang idiretso na ano. Sabihin natin is 200 mm, pwede nang ganyan. Automatic siya na i-convert niya. Tapos, post extrude. So, sabihin natin eh, 100 mm. Ngayon, kung nabubwisit kayong nagta-type-type ng mga mm, edi i-click nyo yun, ibalik nyo doon. So, po pwede na tayong maglagay ng ito.
boss extrude. Si, hindi nyo na kailangang i-type yung unit. So, alimbawa, ang kailangan nyo lang is 20, 20. Yun lang, enter kagad. Yan, ganun lang kasimple. So, thank you guys sa panonood. At ang susunod naman natin na titignan is yung itong ano na to. Command Manager Tabs at saka yung Feature Manager Design 3. Feature Manager Design 3. O, sige. Salamat guys.